ang pagkasira ng undefeated record ng mga boxing legends sa unang pagkakataon. Boxing ang sports na kung saan tanging mga special na fighter lang ang kayang tapusin ang karir sa pagiging undefeated. At mayroon ding mga tinaguriang boxing legends ang nakaranas ng mapait nilang unang pagkatalo. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga brother. At sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagagaling ang mga boxer na ito. Pero hindi pa rin nila nagawa na panatilihin ang zero loss sa kanilang boxing record. Sa ating unang listahan ay si Kell Brook, isang British boxer na mayroong 36 wins and 0 loss bago niya harapin ang may mala atomic bomb na suntok at bakal na panga na si Gennady Golovkin. Ang akala niya noon ay hindi hadlang ang pag-akyat ng 2-weight classes para sagupain si Golovkin. At ito nga ang naging resulta sa kanilang laban. Walang nagawa si Brook sa onslaught ni Golovkin at tuluyang winakasan ang kanyang undefeated record. Sunod ay ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Nasira ang kanyang undefeated record isang taon matapos niyang sumabak sa professional boxing sa kamay ng kapwa Pinoy na si Rostico Torricampo noong February 9, 1996. Noon ay 11 wins at 0 loss si Pacman at isang overhand left ang binitawan ni Torricampo sa ni Pacman, dahilan para manakout ang ating pambansang kamao at hindi na makatayo pa sa lakas ng suntok ni Torricampo. At dito na nasira ang undefeated record ni Sir Manny. Tommy Morrison, siya na yata ang sinasabing susunod sa yapak ng legendary boxer na si Mike Tyson sa heavyweight division na may record na 28 wins and 0 loss. Sa kanyang huling 24 na laban, lahat ito ay umabot sa last rounds pero nagbago ang ihip ng hangin nang makaharap niya ang nooy WBO heavyweight champion na si Ray Mercer. Nang makorner ni Mercer si Morrison ay bumato ito ng malulupit na combo na halos lahat ay kumukonekta sa mukha ni Morrison. At sa unang pagkakataon sa kanyang karir ay bumagsak si Morrison at sa sobrang drogi niya ay hininto ng referee ang laban. At ito nga ang pagwawakas ng kanyang undefeated record. Noong March 8, 1971, ang nooy undefeated at WBC, WBA Heavyweight Champion Joe Frazier ay sinagupa ang undefeated din na si Muhammad Ali. Ito ay isa sa binansagang fight of the century kung saan ay lamang na lamang si Frazier sa laban at napabagsak pa niya ang all-time great na si Muhammad Ali. Umabot naman sa last round ang kanilang laban kung saan dinomina ni Frazier. Panalo siya via unanimous decision at winasak ang 31 wins at 0 loss ni Muhammad Ali. At hindi naman nagtagal, nagwakas din ang undefeated record ni Joel Frazier nang makaharap niya ang undefeated din at batang bata na si George Foreman noong January 22, 1973. Walang kahirap-hirap na laban ito kay George Foreman at makailang ulit niyang napabagsak ang binansagang si Smoking Joe Frazier. Noon, mga brother, kapag tatlong beses ka nang na-knockdown, kahit na nakakatayo ka pa ay ititigil na ng referee ang laban. Ito ay tinatawag na 3 knockdown rules. At sa pangatlong bagsak ni Frazier, bagamat nakatayo pa siya ay itinigil na ang laban at nasira na nga ang 29 wins at 0 loss ng legend na si Joe Frazier.
kung nawasak ni George Foreman ang undefeated record ni Frazier. Sa palad naman ng legend na si Muhammad Ali, nagtapos ang kanyang undefeated record noong October 30, 1974. Isa ito sa itinuturing na greatest upset sa boxing dahil underdog dito si Ali at walang nag-expect na mananalo siya kontra kay Foreman. Dito niya ginamit ang pinauso niyang rope-a-dope tactic nang makita niya ng pagod na itong si Foreman. Ginamit niya ang kanyang veteran's move para tantarin ng kanyang kamao si Foreman sa 8th round para bumagsak ito, at dito na nga nagtapos ang magandang record ni George Foreman na 40 wins, 37 knockouts at 0 loss. Marco Antonio Barrera. Alam naman natin kung gaano kinatatakutan noon ng legend ng Mexico, pero hindi rin siya nakaligtas at nasira din ang record niya noon na 43 wins at 0 loss sa kamay ng talented boxer na si Junior Jones. Kitang-kita na hirap siya sa bilis ni Jones sa round 5. Dalawang beses bumagsak si Barrera at nang pinaulanan na siya ng gumugumo no Gatling gun combo ni Jones, umakyat sa ring ang corner man ni Barrera, which is bawal ito sa rules ng boxing dahil referee lang ang pwedeng magpatigil sa laban, at na-disqualify si Barrera at nasira ang kanyang undefeated record. Isa pa rin ginatatakutan noon at karibal ni Barrera na si El Terrible Eric Morales ang nawasak din ang iniingatan niyang zero loss sa kanyang record noong June 22, 2002. Classic Mexican brawl ito, pero lamang sa scorecard si Barrera. Kung pulpak bakbakan ang gusto nyo, ito na yata ang laban na hindi ka aantukin. Pero sa huli, panalo si Marco Antonio Barrera at tinuldukan ang 41 wins 0 loss record ni El Terrible. Kapag dalawang knockout artist ang nagharap, i-expect na natin na isa dyan ay siguradong babagsak. At ito nga ang nangyari nang magharap ang undefeated na si Tito Felix Trinidad at nooy rising star at undefeated din na si Fernando Vargas. Lamang sa experience si Trinidad at tinuturing niya lang noon na baby itong si Vargas. Pinangako niya na hindi na niya ibibigay sa judges ang laban. Sa halip, knockout ang haabuti ni Vargas. Hindi niya binigo ang mga boxing fans. Sa round 1 pa lang, dalawang beses nang bumagsak si Vargas. Pero hindi rin nakaligtas sa knockdown si Trinidad sa round 4. At pagsapit ng round 12, tatlong beses bumagsak ang lantang gulay na si Vargas. Dito na nagdesisyon ang referee na itigil ang laban na sumira sa undefeated record ni Vargas na 20 wins, 18 knockouts at 0 loss. Makalipas nga ang isang taon, matapos sirain ni Felix Trinidad ang undefeated record ni Vargas, naglaro din sa kanya ang kapalaran at hindi rin nakaligtas na ingatan ang kanyang zero loss sa kanyang record sa kamay ni Bernard Hopkins. Round 12 din nagtapos ang laban kung saan natamaan ang kanan ni Hopkins ang panganib Trinidad na nagpagulong dito sa canvas. At hindi kinaya ng kanyang tatay na si Felix Trinidad Sr. na makita pang magulpi ang kanyang anak. Kaya umakyat siya ng ring para ipatigil ang laban. Tudoreskyo nga itong si daddy at tuluyang nasira ang 41 wins 0 loss ni Trinidad. 89 wins 0 loss. Nakakabilib na record ito ng ngayong Mexican legend na si Julio Cesar Chavez Sr. Pero winakasan ito ni Frankie Randall para sa WBC Super Lightweight Championship. Sa laban na ito, nakalasap ng unang knockdown sa kanyang karir si Chavez, at ito na rin ang laban na nagwakas sa undefeated record niya. Panalo si Randall via split decision na tinuturing biggest upset win sa karir ni Randall. And new champion, Frankie, the surgeon, Randall. Iron Mike Tyson. Sino ang mag-aakalang sasapitin din ni Mike Tyson ang kanyang unang pagkatalo sa isang knockout at wawasakin ang kanyang undefeated record na 37 wins and 0 loss na ginanap sa Tokyo sa kamay ni James Buster Douglas. Isa itong biggest upset sa sports history
nang pabagsak niya ang itinuturing noon na invincible boxer na si Mike Tyson. Sa round 10 matapos nga ang laban na ito ay hindi na bumalik ang dating laro ni Tyson. At dahil nga daw ito sa hindi pagpo-focus ni Tyson sa training dahil nabulag siya noon sa kasikatan. At tinuring na lang na easy fight si Douglas na kinahantungan ng kanyang mapait na unang pagkatalo. Masakit nga namang matalo lalo na't iniingatan mo ang iyong undefeated record. Pero mas masakit pa yung matalo ka sa disqualification at kung saan lamang ka pa sa laban. Ito ang sinapit ni The Great Roy Jones Jr. nang labanan niya si Montel Griffin. Maganda ang palitan ng bakbakan ng dalawa. Pagsapit ng round 9, kontrolado na ni Jones ang laban at bumitiw na siya ng kombinasyon na nagpabagsak kay Griffin. Pero patuloy pa rin ang pagsugod niya kay Griffin kahit na nakaluhod na ito. Kaya naman nagdesisyon ang referee na i-disqualify si Roy Jones. Sa interview nga ay nasinabi niya na nadala lang siya ng aksyon ng laban at hindi niya napansin na bumagsak na pala si Griffin. Mukhang colorblind itong si Roy Jones. Ang undefeated record ay isa sa nagpapaganda ng profile ng isang boksingero, pero hindi pa rin ito nagiging basihan sa tatahaking career at achievement ng isang boxer. Isang halimbawa na lang ang ating pambansang Kamao at idol na si Sir Manny Pacquiao na kahit nakailang beses matalo paulit-ulit namang bumabangon para magbigay karangalan sa ating bansa. Maraming salamat po sa panonood. This is Joey Boy Boxing TV and see you soon. Peace!